Kamusta? Akong muli si Nole, magbabahagi ng kwento. Si Kanole ay masarap pa ang tulog sa bandang alas 5 ng madaling araw nang bigla itong maalimpungatan ng dahil sa ingay. Ano ba yung maingay na yun? San ba nang gagaling yun? Wika ni Kanole. Wag mo akong aanuhin. Magdadala lang ako ng sulat. Wika ng tinig sa labas. Aba eh, parang naaalala ko yun ah. Teka nga. Nako, yung mensahero pala. Dalian mo. Halika rito. Ano bang klaseng lugar to? Mataas na, may kapre pa. Ayoko nang magdala rito. Ayoko na. Kapag dito pa ang destino, hindi ko na tatanggapin. Ikaw naman? Di ka naman inaano ng kapre sa paligid ah. Ano ba dala mo? Eh di isulat na naman. Na naman? Teka, ikaw na naman? Oo. Aba, ang aga mo ah. Eh, kailangan eh para maaga ako makauwi. Birthday kasi ng anak ko ngayon. Kaya pala, teka, saan galing yung sulat? Eh, sulat dun sa... Teka, sino nga ba to? Eto. Galing kay Alberto Murato. Aba, Mangyan. Mindoro eh. Ito naman, makamangyan. Grabe ka namang manglait. Hindi ko naman nilalait ah. Totoo namang mangyan ng mga tao dun. Oo na. Bago ka umalis, magtitimpla muna ako ng kape. Eh sige, para matuwa naman ako. Tinakot ako ng malaking mama doon. Iya mo na, di ka naman inano eh. Huwag ito kape. Ay nako, sa wakas, nakapagkape din. Alam mo bang, 3:30 pa lang ng madaling araw nang umalis ako? Hindi ko naman tinatanong. Sungit? Sige, salamat na lang sa kape ah. Aba, nagtampo! Uy, inumin mo na to. And kau kasi, parang galit ka eh. Hindi. Siya nga pala. Salamat ha kasi inuna mo yung akin. Eh, sabi kasi ng opisina, unahin ko raw yung pinakamalayo. Eh, ito yung pinakamalayo. Ano bang klaseng lugar to? Umuugang lupa yata ito. Eh, huwag mo nang lagyan ng yata. Talagang umuuga. Pagkatapos magkape ng mama, nagpaalam na ito. Binuksan naman ni Kanole ang laman ng sobre kung ano bang nakasulat. Ganon? Bakit? Bakit? Imposible. Sa pagkakaalam ko, malakas si kapanalig na Alberto. Hindi bale, puntahan ko na lang. Baka kailangan talaga ako. Sa kaparehas na araw ay nagtungo si Kanole sa Mindoro kung saan matatagpuan ang bahay ni Alberto. Akala naman niya kung ano bang meron. Piyesta lang pala sa kanilang lugar, kaya siya iniimbitahan. Oh, pare! Nandito na ako. Ikaw ba talaga yan, pare? Oo pare, ako to! Gulat na gulat ka no? Akala mo siguro hindi ko tutugunan yung sulat mo. Eh mabuti naman pare at dumating ka. Alam mo katunayan yan. Sa isang araw pa naman ang piyesta. Pero mainam na yung maaga ka para alam mo na makatagi tayo ng tuba. Kaya pala. Sayang, meron pa naman akong ipapipitas doon na talong. Eh kung gusto mo pare, umuwi ka muna sa inyo. Baliw ka na pare, nandito na ako eh. Siya nga pala, nagugutom ako pare. Meron ba tayong makakain dyan? Eh aba meron. Pagpunta nila sa bahay, agad na pinaghanda si Kanole ng masarap na makakain. Masarap magluto ang asawa ni Alberto na isa ding mangyan. Kumare, salamat sa luto mo ah, mukhang mabango. Walang ano man yun pare, sige kumain ka na. Pare halika, sama mo na ako. Sige pare, busog pa ako eh. Pare may iba tayo. Ano ba talagang dahilan? Bakit mo ako pinapunta rito?
pare, piyesta nga. Piyesta? O pare, wala nang iba. Oh, kasi kawawa naman yung mensahero. Eh, isipin mo pare, madaling araw pa lang nasa bahay na. Kasi sabi daw ng opisina, unahin daw yung sakin. Eh parang napaka-importante kasi ng sulat mo. Hindi nga pare, wala ba talagang ibang dahilan? Wala pare, wala. Eh sige, sabi mo yan. Sa kaparehas na araw, si Alberto at si Canole ay nagpunta sa tatay niya. Dinalaw noon ni Alberto ang kanyang tatay na isa ring albularyo. Magandang hapon po, itay. Bati ni Canole sa matanda. Magandang gabi din. Napasyal ka, Nole. Si paring Alberto. Dinalaw ko lang po, tsaka piyesta raw po rito sa isang araw. Oo, piyesta. Kamusta naman po ang pagiging albularyo natin? Heto, minsan maayos, minsan hindi. Bakit naman ho? Dapat eh palaging maayos. Hindi ko masabing maayos eh. Alam mo eh, nalulungkot ako, Nole. Sa tuwing meron akong hindi napapagaling na pasyente. Ang ibig niyong sabihin, meron kayong pasyenteng hindi niyo mapagaling? Oo, tama. Anong nangyayari? Sino hong gumugulo? Sinong salarin? Ayon sa nakikita ko, Nole. Laman lupa. Laman lupa? Yung mga yan, Lolo. Kausapin mo lang ang mga yan. Alam ko naman yon, kakausapin lang. Kaya lang, Nole, anumang pakikiusap ang gawin ko, parang hindi naman sila nakikinig. Binago nyo na po ba ang klase ng pakikipag-usap sa kanila? Ganun pa rin. Lahat na ginawa ko, Nole, pero bakit ganun? Hindi nawawala yung sakit ng bata. Gusto na nga raw magpa-hospital eh. Parang wala na raw tiwala sa akin. Nako. Parang masakit naman po sa parte natin yung ganun, yung mawalan ng tiwala yung tao. Talagang masakit. Oy, Alberto. Itay. Ano ba yung dala mo? Ito ho. Ano lang ho ito. Konting makakain galing ho sa bahay. Sige, ilapag mo lang dyan. Lolo. Mabalik lang po tayo sa usapan. Bakit din yung mapagaling kung laman lupa lang? Hindi ko nga rin mawari, Nole. Kasi ayon dun sa magulang ng bata. Nung hapon, naglalaro lang ang bata sa tabi ng bahay. Bakit naman kasi ganon ang panahon? Hindi man palubog yung araw, medyo nakalitaw na yung bilog na buwan. Doon daw nagmula yun. Tapos yung bata, nakakita ng ulong lumilipad na nag-aapoy. Parang Santelmo. Santelmo na nga po yun. Magmula nun, yung bata, gabi-gabi, lagi na lang tinutubuan ng kung ano-ano sa katawan. Tapos may itinuturo. Paulit-ulit na ngang dinadala dito ng magulang. Hindi ko man mapagaling. Kahit paano, kumakalma naman, tapos nagwawala. Itay naman kasi, sinabi ko naman sa inyo na kapag ganyan ang sitwasyon nyo, tatawagin nyo ko. Alam nyo namang albularyo din si Alberto. Tumigil ka, Alberto, wala kang alam. Uy, tapos po, Lolo, anong nangyari? Mention pa nga, Nole, kapag nandito sa bahay ko yung pasyente, ang sabi nung bata, meron daw paikot-ikot na ulong putol. Nagliliyab. Tapos maya-maya meron namang humihiyaw na malaking ibon. Malaking ibon? Mm-hmm. Tatang, hindi naman po sa sinasabi kong mahina kayo, no? Bakit naman? Sa palagay ko, hindi nyo ho alam kung sino yung kalaban nyo. Ha? Huh? Anong ibig mong sabihin, Nole? Huwag po sana kayong magagalit. Hindi ko pa man po nakikita yung pasyente pero kaya kong sabihin sa inyo na harapan.
na ang kalaban nyo ay isang aswang. Aswang? Aba, Nole, tumanda na ako siya pang gagamot. Bakit naman kung aswang siya, hindi ko ba agad malalaman? Oo nga po. Ang aswang ay maraming pamamaraan. Sana'y maya-maya pa. Dumating na rito yung pasyente para kumalma. Natitiyak ko na ngayon nagwawala yun. Dadalhin na naman dito ng nanay at tatay niya. Nakatali siya upuan. Sana'y maabutan mo, Nole, at ikaw nga ang tumingin. Sana nga po. Makalipas pa ang 10 minutong kanilang kwentuhan, dumating na ang sinasabing pasyente. Malayo pa lamang ito sa bahay ng matanda. Dinig na ni Kanole yung napakalakas na pagsigaw ng batang lalaki. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ako kaya. Wika nung bata. Ang pinagtataka ng matandang albularyo. Kung bakit? Parang iba na yata. Hindi na ganito ang tinig ng bata noong mga nakaraang gabi nang ito ay dinala sa kanya. Bakit ho nagkaganyan yung bata? Ano pong nangyari? Bakit parang iba na yung tinig niya? Hindi na nga ho namin malaman. Tulungan niyo ho kami. Dinala na rin po namin siya sa pinakamalapit na ospital pero tinanggihan kami dahil yung anak ko nagwawala tapos naglalaway. Sige ho, ipasok niyo na. Kuya, Nole nga ho pala. Kinagagalak ko ho kayong makilala. Manggagamot ho ba kayo? Oho, manggagamot ho ako. Huwag ho kayo mag-alala. Kaya siguro niloob din ng Diyos na mapadpad ako rito sa lugar na to para matignan ko yung anak mo. Gawin nyo na lang ho. Wala na hong maraming salita. Sige, hindi ko natatanungin kung anong pinagmulan. Ano ba namang klaseng ano yan? Ngamutin mo na yung anak ko. Aba, may busita. At sino ka naman? Bakit ayaw mong magpakita, busita? Bata... Huwag mo kong hawakan! Huwag mo kong hawakan! Mataray pala tong nakasapi rito. Heh! Alam mo? Kilala mo ko? Sige nga! Sabihin mo! Sino ako? Sino ako? Sino ako? Hoy, aswang, huwag kang ang... Nang sabihin yun ni Kanole ay nanglalaki ang mata ng bata dahil tila ba nagulat ang nakasapi ron na siya ay isang aswang at alam yun ni Kanole. O ano? Natigilan ka no? Maya-maya pa, totoo nga ang sinasabi ng matandang albularyo dahil merong napakalakas na pagtangis ng isang malaking ibon na nakadapo malapit sa malaking puno. Sinilip yun ni Kanole. Hindi pala ito ibon, bagkos isa rin itong aswang. At yung aswang na nakadapo doon, siya ang sumasapi sa pasyenteng bata. Okay. Tapos na ho problema nyo. Anong tapos na? Hindi kita maintindihan, tignan mo yung anak ko nangangagat pa. Hayaan nyo lang yan. Di naman niya kayang kunin yung bata eh. Ang importante, yung gumugulo, nandito. Sino ho ba'y sinasabi nyo? Ayun o. Ganon ang tinig ng nakadapo sa malaking puno at sumasabay din ang tinig ng bata. O nadinig nyo? Kung ano'y sinasabi nun, ganon din yung sinasabi ng bata. Teka sandali, lalabas lang ako. Alberto? Ano yon? Kailangan mo ng tulong ko? Hindi, diyan ka lang. Bantayan mo yung bata. Sige, huwag mong sasaktan. Alin? Yung aswang. Baka taga rito lang yan. Kung totoosin halos ubus na ang aswang dito. Baka mamaya nangungursunada lang. Bahala na kung anong mangyari. Kinausap ni Kanole yung nakadapong aswang sa malaking puno. Kasabay nun, yung paikot-ikot na Santelmo. Isa pala itong ulo ng tao na nagliliyab. Aba,
Ibang klaseng Santelmo to ah. Hoy! Halika nga rito. Mag-usap tayo. Ayoko. Ayaw mo? Ayoko. Ako pupunta diyan. Kaya mo? Sige nga. Aba, hinahamon ako nito ah. Umakyat si Kanole sa malaking puno. Nilapitan niya mismo yung aswang na nakadapo doon. Oh, andito na ako. Mag-usap tayo. Bakit hindi ka man lang natakot sa akin? Anong klaseng amoy yan? Nakakamatay ah! Nahulog sa lupa yung aswang dahil nawalan ito ng malay. Natawa naman si Kanole at sinabing, "Pasensya ka na. Galing ako sa biyahe. Hindi pa ako naligo." Pagbaba ni Kanole, dinampot niya yung lalaking aswang na may mahabang buhok. O yan, tapos na ang problema. Sino yan? Sino ho yan? Kuya, huwag masyadong iyakin, pwede ba? Siya ang gumugulo sa anak mo. Alberto. Oh. Tinanggalan mo ba ng malay yung bata? Oo, oh, nangangagat eh. Tama yun. O yan, nahuli ko na ng walang kahirap-hirap. Iba ka talaga, pare. Kaya saludo ako sa iyo eh. Kayang-kaya mo silang patulugin sa pamamagitan ng mga usal mo. Usal? Hindi ah. Naamoy nga lang ako, nakatulog na pare. Ito pala yun. Hirap na hirap akong pagalingin ang bata. Tapos ikaw lang pala ang manggugulo. Anong gagawin natin ngayon dito, Nole? Eh, sabi ho kasi ni paring Alberto, huwag ko raw sasaktan. Baka raw taga rito lang yan. Pare, kumuha ka ng tali. Itali natin. At baka sakaling pagsikat ng araw, magbago na. Ah, sige pare. Nung mga oras na yon, inauwi na yung pasyente at naiwan na lang sila sa loob ng bahay ng albularyong matanda. Tatang, dami niyong tuba. Siya tayo. Paano naman tayo makakatagay kung andito ang aswang? Eh, bakit naman po pinoproblema niyo? Wala naman hong problema dun, edi pag nagising siya, tumagay siya. Eh, sige. Kung yun ang gusto mo. Alberto! Teka sandali, nag-iihaw ako ng isda. Halika muna, di naman masusunog yan eh. Itaas mo lang ng konti. Ah, sige. Ano ba yon? Alberto, gaano ka kasigurado na taga rito lang to? Kasi parang noon pa eh, nararamdaman ko na dito lang malapit sa amin, merong nakasingit sa lugar namin na isang aswang. Oh, tagay mo. Oo ba? Habang sila'y nag-iinuman, nagising yung nakataling aswang. Oh, nakadilat na pala oh. Kanina pa tayo pinagmamasdan. Hoy, sino ka bang talaga? Ha? Taga rito ka lang ano? Ang dami-dami mong guguluhin. Yung anak pa ng mayaman. Bakit? Inanok ba sila? Tinakot ko lang naman. Tinakot mo nga. Pero nilalagyan mo ng pantal ang bata at hinihiya mo ko sa mga tao dahil hindi ko mapagaling yung bata. Ano ba yung iniinom nyo? Mukhang masarap yan ah. Patikim? Patikim? Sabihin mo muna sino ka. Oh, gusto mong... Teka! Wag! Hindi. Alam mo ako, Brad. Madali naman akong kausap eh. Lalo na pag nakainom. Sabihin mo na lang, sino ka ba? O baka naman gusto mong... Teka! Wag! Wag! Kaiyakin mo naman. Sino ka ba? Alberto! Alberto! Bakit? Aamin ka na ba? Alberto, pigilan mo ang taong ito. Baka tuluyan ako niyan! Talagang tutuluyan kanya pag hindi ka umamin. Alberto, pare,
ako ito, si Primo. Primo, pare? Ikaw nga ba yan? Pare, ako to. Ako to, pare. Ah, sige. Para maniwala ko, ibalik mo sa dati ang anyo mo. Nang ibalik na ng lalaki yung dati niyang anyo, dito nga nakilala ni Alberto na ang kumpari niyang si Primo ang aswang. Pare, paano mo nagawa ang mga bagay na yon? Pare naman, alam mo naman na ang pamilyang yun utod ng yabang. Pagka nga nagtatrabaho tayo sa kanila kulang-kulang pa sa sweldo. Magpapakain, parang aso yung pinapakain. Tama ba yun? Kaya dapat lang na turuan sila ng leksyon. Alam mo kung talagang gusto kong walang hiyain ang pamilyang yun, dapat noong ko pa kinain yung bata. Pare, bakit naman ganun? Dapat pinagpasa Diyos mo na lang. Teka sandali, makasingit nga. Alberto, kumpare mo tong aswang na to? Oo nga pala. Si Kapanalig, Nole. Binabati po kita. Aray ko, huwag mo na akong hawakan. Kainit-init mo eh. Napapaso ako. May tanong ko lang, paano kayo nagkakilala? Sa trabaho, doon sa taong nandito kanina. Nagtatrabaho kami sa gilid-gilid ng bahay niya. Pinadadamuhan yung malawak na gubat niya roon. Bitin naman sa sweldo. Tapos kulang pa sa pagkain. Pati tubig tinitipid. Kaya dapat lang din sa kanila na parusahan. Ba't ba kasi dumating ka pa? Naantala tuloy pagpaparusa ko sa anak niya. Alam mo ba yung anak noon? Yung anak noon, parang Alberto. Oh, bakit? Di ba nga, nung nagdadamo tayo hinampas ako ng kawis sa likod. Ikaw talaga pare, para kang bata, dinadamdam mo yung ganun? Hindi pare. Masama mga ugali nila dapat lang sa kanila yun. Maiba tayo. Yung Santelmo, tawagin mo. Anong Santelmo? Santelmo. Hindi ba? Ikaw ang may pakananon? Anong Santelmo sinasabi mo? Wala akong ginagamit na Santelmo. Kung ganun, hindi ikaw ang nagpapakawalan ng Santelmo? Hindi! Bakit? Kung ganun pare, yung Santelmong parang ulo ng tao na lumilipad kanina, hindi mo siya kasama? Hindi pare, hindi! Nole. Oh, yan ang problema natin. Sa palagay ko, yung ginawa doon ni paring Primo, sinasakyan na ng Santelmong hindi natin malaman kung saan ba nang galing. Kung ganun, naisahan ka niya, Primo. Teka, sino ba yun? Hindi na importante. Tatang. Ano yun? Pwede po bang puntahan nyo yung bahay ng tao? Sabihin nyo na mag-iingat sa Santelmo. Ngayon na ba? Oho, pakibantayan nyo po yung bata at susunod kami ron mamaya. At ikaw naman Primo, umuwi ka na. Ayoko nang uulitin may ginawa mo ha. Sige, binigyan ko lang naman sila ng leksyon. Oo na, kaya lang ang problema Primo, merong nakikisabay. Padaan-daan lang sa'yo Santelmo, hindi mo pa nakikita. Ganon ba? Pasensya na. Walang magagawa ang pasensya pag nakagawa na ng kasalanan. Salita lang yan eh. Ikatawa ng tao yung tinamaan. Alis na ako. Sige, umalis ka na nga. Baka masipa lang kita hanggang mamaya. Sasagot-sagot ka pa eh. Agad na nagtungo ang matanda sa bahay ng pasyente. Makalipas lamang ang 10 minuto sumunod na noon, sila Canole at si Alberto. Malayo pa lamang sila sa bahay, naririnig na nila yung napakalakas ng pagsigaw ng bata. Ang nakapagtataka sa lakas ng boses ng bata, pero iba eh, iba yung klase ng tinig. At dumating ka pa! Alam mo bang malaki ang galit ko sa'yo? Wika nung bata na sinasapian. Magandang gabi po. Anong maganda sa gabi? Hindi mo ba nakikitang nagsasaya kami? Ikaw na naman. Ako na naman. Oo, ako na naman. Primo? Sinong Primo? Hindi ako si Primo!
bastos ka. Pati ang tinig ko ginagaya mo pa. Natigilan lamang yung nakasapi sa pang-iinsulto sa matandang albularyo nang makita nito si Canole. Magandang gabi po. Bakit anong ginagawa niyo rito? Pupunta kayo rito magmamagandang gabi? Bakit? Maganda ba yung gabi namin? Tignan mo yung anak ko. Tignan mo! Kuya, alam mo ba? Kaya kayo tinatamaan ng ganitong klase ng kamalasan eh. Dahil dyan sa pangit na ugali nyo. Kami na nga itong nagmamagandang loob. E ganyan pa kayo magsalita sa amin. Pasalamat ka, naawa ko sa anak mo. Ang lalaking yon ay sadyang mayabang, arugante at mapagmataas, at pinagmamalaking marami siyang pera. At sinasabi pa ng lalaking yon na kung sakaling hindi mapapagaling ang kanyang anak ay dadalhin niya na lang ito sa Japan upang doon ipagamot. E di dalhin mo. Tignan natin kung merong albularyong makakapagpagaling sa anak mo doon. Hindi naman pang doktor yan eh. Pag dinala mo yan sa doktor, tuturukan lang yung anak mo hanggang sa mamatay. O baka naman kasi gusto mo nang mamatay yung anak mo kaya ka ganyan magsalita. Sana'y magsilbing aral sa'yo yung nangyayari sa anak mo. Hindi lahat ng pera mo eh mabibili mo. Pera lang yan. Ang buhay hindi na maibabalik kaya umayos ka. Huwag mo kaming mayabang-yabangan. Siguro paring Nole, umalis na lang tayo rito. Arrogante masyado ang taong ito. Tara na, itay. Sige, lumayas kayo. Mga wala kayong silbi. Baka ikaw walang silbi. Oo pare, huwag mo nang patulan. Yan mo na. Maraming pera yan eh. Tignan natin kung maililigtas ba ng pera niya yung anak niya. Ganun pa man, kahit na iniwanan na ni Canole ang pasyente, tila ba nakukonsensya ito? Masakit kasi sa loob niya kapag hindi niya natutulungan ang isang taong nangangailangan. Sa sumunod na gabi, binalikan ni Canole yung bahay. Pero wala na doon ang pamilya. Ayon sa mga nakakita, umalis na raw sila at nagpunta ng ibang bansa. Lagot. Bakit ba kasi nagpadala ako sa galit ko? Awawa naman yung bata. Hindi gagaling dun yun. Makalipas lang ang ilang araw, binalik na ang bata at wala na itong buhay. Isa sa sinise si Canole at si Alberto, pati yung tatay nito sa pagkamatay ng bata. Gusto pa ngang mangyari nang mayaman na tao ay kasuhan sila. Natawa naman si Canole at sinabing, namatay ang anak mo sa ibang bansa, tapos sisisihin mo kami? Kakasuhan mo kami? Ha! Ano'y kakaso mo sa amin? Sige nga! Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Mga hindi kayo totoo. Anong ikakaso mo sa amin? Sabihin mo! Sa ngayon hindi ko pa alam ang ikakaso ko sa inyo. Kukonsulta muna ako sa abogado ko. Baka nakakalimutan nyo. May pera ako. Kaya kong paikutin ang batas. Sus! May pera ka! E ano nagawa ng pera mo? Nailigtas ba yung anak mo? Masyado kang arugante. Di ka pa natuto sa nangyari sa'yo. Ay nako. Ah, paring Alberto. Eto tali, tapos naman yung piyesta rito. Alis na ako. Ah, sige pare. Mag-iingat ka. Hindi naman nakaalis si Canole ng oras na yon. Dahil ang pakawari niya ay kinagabihan meron pang mangangailangan sa kanya. Totoo nga ang kanyang naramdaman. Dahil kinagabihan habang siya'y naglalakad upang bumili sa tindahan, nakita niya yung Santelmo na lumilipad. Sinusundan nito ang dalawang bata na papunta sa kani-kanilang bahay. Naramdaman ni Canole na mukhang delikado ang dalawang bata, kaya agad niya itong sinundan. Mga bata! Mga bata! Ano po yung kuya? Dalian nyo, may sumusunod sa inyo. Kayo lang naman po ang sumusunod. Hindi, basta meron. Dalian nyo. Napatingin yung isang bata sa bandang itaas kung saan nakakita ito ng ulong putol at lumiliyab. May Santelmo! Iyak nung bata at madali itong nagtatakbo. Hinabol sila ng Santelmo
sinundan din ito ni Canole. Pero hindi niya magawang abutan to nang dahil sa mas mabilis ito sa kanya. Mabuti na lamang, yung dalawang bata ay nakarating na sa kanila. Ah, nako. Kaya pala parang ayaw pa akong pauwiin. Santelmo! Ikaw ang dahilan kung bakit namatay yung batang dinala sa ibang bansa. Tapos kami ang sisisihin ng magulang na arugante. Bumaba nga rito. Alam kong putol ka na ulo na lumiliyab. Halika! Mag-usap tayo! Tila ba naintindihan ng Santelmo ang sinasabi ni Canole nang dahil dito? Lumapag nga ito sa kanya. At ang kinagulat pa noon ni Canole, nang malapit ito sa kanya at nakatapat, may putol na katawan na naglalakad papunta sa Santelmong lumiliyab. Ano to? Anong klaseng... Nako? Walang ulo yun. At yung pinakaulo niya, yung mismong Santelmong lumilipad. Ikinabit nun sa kanyang katawan yung ulong lumilipad. Ikaw? Ikaw? Ako nga. Teka, parang nakita na kita. Oo, nakita mo na ako. Ako lang naman yung nakatingin sa'yo nung pagbaba mo ng tricycle. Ikaw nga. Akala ko wala nang masyadong aswang sa lugar na to. Teka, ikaw ang dahilan kung bakit namatay yung bata. Saka anong klaseng kakayanan meron ka? Bakit natatanggal mo yung ulo mo? Napapalipad mo tapos nagliliyab. Tapos yung katawan mong walang ulo, eh napapagalaw mo. Anong klaseng mutya meron ka? Hindi na importante yon. Ang importante sa akin, napatay ko yung bata. Yung batang masama ang ugali. Isa rin ako sa tauhan nila. Napakarami nilang tauhan na mga minamaltrato nila. Kaya dapat lang sa kanila yon. Nung una, si Primo lang yung inakala namin na gumugulo sa bata. Tapos pati pala ikaw? Ibig sabihin tauhan ka rin nila? Oo, tauhan din nila ako. Kaya lang, hindi ko gusto yung ginagawa nila. Kung hindi mo lang alam, hindi lang din ako ang gumagawa. Marami pang iba. Tsaka yung ibang kasama namin, mga mangkukulam yon, mga dayuhan na nabubusit sa mag-asawang masama ang ugali. Kaya dapat lang yun sa kanila. Ngayon hindi pa ako tapos. Babalikan ko pa ang mag-asawang yon. Hindi mo pwedeng gawin yan. At bakit hindi? Nandito pa ako eh. Eh ano? Kung nandiyan ka, mapipigilan mo ba ako? Hindi lang pipigilan. Papatayin pa kita pag ginawa mo yun. Mukhang nahihibang ka yata. Pwede ba tayo mag-usap? Nag-uusap na tayo! Doon. Saan? Doon sa ibaba ng ilog. Kung saan merong hanggang tuhod na tubig at merong pinong lupa. Sige. Nung mga oras na yon, may dala si Canole na isang pitchel na tuba. Nag-inuman pa silang dalawa. At pilit na inaalam ni Canole kung sino-sino pa ba ang gumagawa ng hindi maganda roon sa mag-asawa. Tamang masama ang ugali nila. Ganun pa man, bilang alagad nga ng tinatawag nating nasa itaas, e alituntunin ni Canole na sawatain ang mga ito. Marami siyang sinabi na mga pangalan. Kung sino-sino kaya lang hindi kilala yon ni Canole hanggang sa humingi na lang siya ng tulong sa kumpare niyang si Alberto para malaman kung sino pa ba ang gumagawa. Imposible yung sinasabi mo. Yung mga kasama nating dayong nagtatrabaho doon, eh hindi naman sila mga mangkukulam. Yan ang pagkakaalam mo, Alberto. Pero ako, alam ko. Hindi man kami magkakasundo, hindi man kami nag-uusap, pero naaamoy ko yun, Alberto. Ah, sige. Paring Nole, ituturo ko na lang sa'yo kung sino-sino ba ang mga yun. Bahala ka na kung tuturuan mo ng leksyon. Napakiusapan naman ni Canole
yung mga mangkukulam na kanilang kasama nang dahil dito itinigil na nila yung ginagawa nilang pangungulam sa mag-asawang masama ang ugali. Kaya lang nang malaman ng lalaki na si Canole ay nasa kanilang kubkuban na galit pa ito at nagpatawag pa ng pulis. Hindi mo na ako kailangan pang paalisin. Aalis naman ako eh. Alam mo ba kaya ako nandito? Para tulungan ka. Dahil mamamatay ka na rin kung hindi ko gagawin yun. Baliw ka no? Anong mamamatay? Malis ka nga rito. Tagal naman kasi ng pulis. Eh, yan ang hirap sa inyo eh. Tinutulungan na lang kayo. Kayo pa itong nagagalit. Hindi kasi alam ng boss namin pare na merong nang aaswang ng kukulam sa kanila dahil nga ang sinasamba ng mga taong yan yung kanilang pera. Pera, 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 pera. Yan ang sinasamba ng mga taong yan kahit wala silang paniniwala sa mga katulad natin. Mabuti na nga lang at merong katulad mo pare na kahit na ginaganyang-ganyan na ng mayaman na tao eh gusto mo pa rin siyang iligtas. Wala akong pakialam sa mga sinasabi nyo. Umalis na nga kayo rito, Alberto. Dali mo na tong kasama mo. Pagdating ng pulis, ipakukulong ko yan. Yang ka na naman eh. Puro ka banta. Una, kakasuhan mo kami. Kaya lang walang pwedeng ikaso sa amin. Ngayon, ipapakulong mo ko sa anong kaso? Trespassing? Hoy, trespassing? Sigurado ka? Bakit? Ninakawan ko ba kayo? Ay nako. Pare, uwi na talaga ako. Ah, sige pare. Kinabukasan, nakauwi na nga si Canole, pero makalipas ang isang linggo may dumating sa kanyang sulat. Sinulatan siya ng kanyang kumpare at sinabing yung mag-asawa ay sabay pang namatay. Nakakalungkot isipin ang sinapit ng mag-asawa, pero siguro ay hanggang doon na lang talaga ang kanilang buhay nang dahil sa pagiging arugante nila sa kapwa-tao. Piso kasi ang sinasamba ng mga yun. Kaya't maaaring hindi pwedeng hindi sila gagawan ng hindi maganda ng mga taong kanilang inaalipin. Nagtatrabaho naman ng maayos ang mga tao pero sinusweldohan ng kakarampot. May libreng ang pagkain pero parang aso naman sila kung ituring. Sabi nga noon ni Alberto, parang tiratirang pagkain na lamang ang binibigay sa kanila. Kawawa naman ha. Bakit ba kasi nadala ako sa galit? Dapat eh di ako malis. Dapat eh inantay ko kung anong mangyari para nagamot ko pa sila. Ah, ano ba yan? Nakakapagsisi tuloy. Nagawa pang sisihin ni Canole ang kanyang sarili ng dahil sa nangyari. Ganun pa man, kapag kinakausap niya ang kanyang gabay, sinasabi noon na ginawa mo naman ang lahat para tulungan sila pero sila na ang umiiwas. Kaya't wala kang pananagutan sa pagkamatay ng mag-asawa nang dahil sa kulam. Sigurado ka? Sigurado ako. Wala kang kasalanan doon. Eh kasi parang nagigilty ako. Alam mo naman na alituntunin kong tumulong sa mga tao sa mga may ganong klase ng kaso. Kaya lang di ko natulungan. Nangibabaw pa yung galit ko. Ay, maling-mali ako dun. Hayaan mo na. Kinabukasan, may dumating na naman na sulat. Ayon sa sulat, yung kapatid ng namatay ay pinapupunta sila doon dahil gusto raw silang kausapin. Ayon naman kay Canole, bakit pa siya pupunta roon? Una sa lahat, wala siyang perang pamasahe. At isa pa, kung yung kapatid masama ang ugali, eh baka ganun din yung isa. Kasi iniisip din ni Canole na baka sila'y ma-blackmail. Maaring meron siyang iniwan na sulat na sinisisi si Canole at si Alberto sa pagkamatay ng kanilang anak. Yon ang isa sa tumatakbo sa isip ni Canole. Kaya't hindi na siya bumalik pa ng Mindoro. Kala mo babalik ako dyan ha? Hindi pwede. Mahirap makulong sa kasalanan na hindi mo namang ginawa. Tsaka kung hindi ganun ang ugali ng mag-asawang yun, natitiyak kong buhay pa sila. Sobrang arugante kasi nila eh. Yan tuloy nangyari sa kanila. Nakakaawa na nakakainis. Ngayon, pababalikin pa ako ng kapatid. Baka ma-blackmail pa ako.
Baka nag-iwan siya ng sulat na sinasabing ako at si Alberto at yung tatay niya ang may kasalanan kung bakit namatay yung bata. Ba mahirap yun. Mga kababayan, hanggang dito lang po ang kwento. Baka sabihin nyo bitin o update doon sa Santelmo. Isa ang Santelmong tao sa pumatay sa mag-asawa dahil hindi na nito napigilan ang kanyang sarili nang dahil sa galit, nang dahil sa pangmamaltrato sa kanila ng mag-asawang mayaman. Mangkukulam at aswang na Santelmo ang may kakayanan na pumatay sa kanila. Hanggang dito na lang mga kababayan ng kwento. Sana ay inyong naibigan at masarap ang inyong tulog kapag nadinig nyo ang kwento ni Kanole. Maraming salamat po sa inyong lahat.